Okay, good morning guys, mothers. Andito naman tayo, welcome to my vlog. Ang content natin ngayon ay pagluluto ng special na biko. Darating kasi ang aking mga kapatid ngayon dahil second year anniversary ng aking brother. At ipaghanda ko sila ng aking special na biko. Kaya mga mothers, andito tayo ngayon, ipapakita ko sa iyo. May ang pagluluto naman ng biko ay may kanya-kanyang paraan kung paano nila lulutuin ang kanyang sariling biko. Sa akin, ang paraan ko ay ipapakita ko sa inyo kung paano. Kaya mga mothers, okay ha? A few moments later. Kaya ito yung aking ingredients, isang malagkit, gata ng niyog at saka asukal. Ang sukat kasi ng aking biko ay ang isang kilong malagkit ay tatlong gata, tatlong nyog na buo. Yung tag 225 pesos, tatlo yun, ang isang kilo. Tapos 1/4 na asukal para hindi masyadong matamis. Kasi pangit kasi yung matamis na biko, ayoko nang matamis. Ang isang kilong malagkit, tatlong nyog, at saka 1/4 na asukal. Dalawang kilo ang ginawa ko ngayon kasi medyo marami kami at saka babaunin namin. Dalawang kilo, so ibig sabihin, dalawang kilo malagkit, anim na pirasong nyog. Ito na yung gata, anim na piraso yan. At saka kalahating kilong white sugar kasi gusto ko yung puting biko. Ayoko ng itim na biko. Puting biko. Kaya guys, mothers, lulutuin natin yan. Ang una natin gawin ay ilaga natin itong malagkit. Lulutuin natin para nagsasaing ka lang ng kanin. Tapos ang gata, habang nagsasaing ka ng kanin, yung gata, lulutuin natin. Kukunin natin yung lunok sa Bisaya. Yung lunok sa Bisaya, ano ba yun? Yung kalamay sa Bisaya. Ay, sa Tagalog, di ko alam kung lunok o kalamay. Okay ha? Okay. Hugasan natin ang ating malagkit para ilaga natin siya. Simple, hugasan mo muna siya bago mo ilaga. Ayan. Ganyan lang mga mothers. Napakadali gagawin ang special na biko. Ayan. Okay. Hanggang dito lang siya, hanggang dito. Ang tubig. Okay, yan o. Oh. Ayan, ganyan. Okay. Ilaga na natin siya. Ayan na. Isasaing na natin siya. Oh my goodness, ang laki ng apoy. Dahan-dahan lang ang apoy. Ngayon, ang gagawin natin ay habang nagsasaing tayo ng malagkit, ang gagawin naman natin ay yung gata. Gata. Maghanap pa ako ng kawali, dahil wala akong kawali. Wait lang. Sasaing na tayo, kaya ang gagawin natin yung gata. Ito yung gata. Gata na naman ang gagawin natin. Salang natin ang malaking kawali, kasi 2 kilo yan para magkasya. Ito, ilagay natin ang gata. Okay, ito na yung gata ng 6 na pirasong niyog dahil 2 kilo. Ilagay natin ang gata. Yan. Ayan yung pure gata guys ha. Pure gata, walang halo siya. Pag bumili ka yan ng niyog, papiga mo siya ng isang beses lang. Huwag yung 2 times. Isang piga lang. Isang piga lang guys ha, mothers, isang piga lang, huwag na yung 2 piga. Basta isang piga lang. Tapos, pag kumulo na yan, ganyanin mo para hindi siya dumikit sa kawali. Ayan, mamaya pag kumulo na yan, pabayaan ko muna to siyang kumulo. Pag kumulo siya, saka ko siya halu-haluin ng mabuti. Ayan. Napaka-busy ng aking kitchen, guys, kasi nag-prepared kami para sa aking mga sisters, ang aking mga brother, ang aking mga kapatid. Kaya, guys, ito na yun. Ganyan lang yan. Pag kumulo na siya, saka natin siya halu-haluin. Okay, guys, medyo kumulo na siya. Halu-haluin mo lang siya ng bahagya. Ganyan lang, oh. Halu-haluin ang paikot-ikot para hindi dumikit yung gata sa kawali. Mamaya, makikita nyo na kung anong kalabasan nito. Makikita nyo na kung anong kalabasan ng
ating ginagawang gata para sa ating special na biko. Okay. Napakadali lang itong gawin. Malay mo kung matuto kayo nito, pwede na kayong magbinta online. Pag masarap kasi, pag ano, pag maraming gata, hindi siya basta-basta mapapanis. Pag maraming gata, ang iyong biko. Basta ang isang kilong malagkit, ang ginagawa ko ay tatlong pirasong nyog. Na yung tag 25 pesos. Yun. Haluin mo lang siya ganyan. Ito yun. Pag dalawang kilo ito, kaya anim na nyog na tag 25 pesos ang isa. Ganyan lang guys. Special na biko ito para sa aking mga brothers, para sa ating lahat. Bayaan mo siyang kumulo hanggang lalabas yung kanyang sariling ang tawag ito, lunok sa Bisaya yun, ano ba yung Tagalog sa lunok eh? Kalamay yata yun sa Tagalog, pero sa amin sa Bisaya, lunok. Hanggang lumabas yung kanyang lunok, saka natin siya ihinto. Kasi yun ang ilagay natin sa ibabaw ng biko para masarap. Okay. Ayan, tingnan nyo guys, sabay-sabay sila habang kumulo yung niluluto natin yung malagkit. Ang gata naman ay tuloy-tuloy ang pagkukulo. Ayan, halo-halo lang, halo-halo hanggang lumabas yung kanyang kalamay or lunok. Ayan, ganyan guys, napakadali lang gawin. Kaya huwag mo siyang iwanan na huwag mo siyang pabayaan, habang kumukulo siya, huwag mo siyang pabayaan na hindi mo siya halu-haluin kasi, ano, dumidikit siya sa ilalim. Ayan, tingnan natin kung kumulo na ito. Ayan, kapit na. Pag kumulo na yan, habang bigyan ko kayo ng tip, pag magsain kayo ng kanin or malagkit, basta magsain kayo, pag kumukulo yan, patayin nyo muna ang apoy para tipid sa gasol, sa gas. Tapos, pag buksan nyo uli, maya-maya, mga siguro mga 5 minutes, pag wala na siyang tubig, saka nyo sindihan ulit ng mahin, ma-in-in. Ayan na. Ayan. Tika. Hello guys, ayan na, kumulo na siya. Kumulo na siya, so ibig sabihin, pwede natin siyang patayin muna. Patayin mo muna siya para tipid ka sa gasol. Bilhin ko lang yung tapos pag umalsa na yung mamaya, pag umalsa na yung bigas, saka mo siya sindihan ng hinang-hina para habang ayan, malapit na. Malapit na to. Hindi sila buyat. Ayan. Nakita mo ba yung ibang video ko? Oo. Panorin mo. Okay. Dumating ng aking mga brother. Dumating na sila. Kaya dumating na. Hindi pa ako nakaluto ng biko. Kasi tanghali na akong nagising. Nagja-jogging pa kami sa taas. Ayan mga mothers, malapit na mothers. Tingnan nyo ito at gayahin nyo at pwede kayong magbinta. Ayan, malapit na. Malapit na siyang maghiwalay sa kanyang sariling langis. Ang kukunin lang naman natin dito ay yung lunok o palamay ba yung tawag nila dito para ilagay natin sa ibabaw ng biko. Ayun, malapit na. Napakadali lang. Ang bango-bango na. Ako naman, pag magluto ako ng biko, ayaw ko nang may anis. Gusto ko yung natural lang. Ayaw ko nang may amoy yung anis. Ayaw ko. Kaya ito ay walang anis. Yung iba kasi nilalagyan nilang anis. Depende sa kanilang gusto. Pero ayaw, sa akin, ayaw ko nang may anis. Ayan, ganyan. Malapit na siya.
Ayan. Nananarsik na siya. Nananarsik konti. Okay, guys. Mamsi. Ganito lang kasimple. Ang aking special na biko. Ayan. Malapit na. Ayan. Natuyo na siya. Natuyo na. Gumagalaw. Wala na maapoy. Natuyo na siya. Ngayon, sisindihan natin siya ulit para mahina lang, napakahina apoy, para maluluto siya ng husto. Ha? Ayan. Okay guys, ang ganito na oh. Ganyan na itsura niya. Ito na yung lunok. Lunok or ayan, ayan. Ito na yung itsura niya. Lunok sa Bisaya. Kalamay sa Tagalog yata ito. Kalamay ba? Ito yung ipapatong natin sa ibabaw ng biko. Kaya guys, kung matutunan nyo ito, pwede kayo magbinta online. Ang pagluluto ng biko ay may kanya-kanyang discarte lang yan. Ayan. Ayan. Kaya lutuin, magiging brown pa siya. Pag magiging brown na siya, tatanggalin natin. Hiwalay natin siya sa kanyang sariling mantika. Kasi ilagay, pagkatapos yan, ilagay na natin yung 1 kalahating tinong asukar, asukal. Saka natin lagay yung niluto nating malagkit. Ayan, guys. Oh, napakadali, mother. Mothers, mga mami. Mamsi. Oh, ayan. Ayan. Pa-brown muna ito, pa-brown. Pa-brown muna. Kasi masarap yung brown. Ayan. Mamaya. Ayan. Ayan, mga mami, mga mothers, mga friendship. Napakabango ang ating biko. Super bango. Okay. Malapit na. Tapos yung ating malagkit ay ayan na. Oh, luto na siya. Luto na yung ating malagkit. Ayan. Ayan na. Pwede na to tanggalin sa ating... Patayin mo na ang apoy. Oh. Ayan na. Mabango-bango. Oh, ayan na. Ang ating tatanggalin natin siya, ihiwalay natin siya. Okay. Ayan, kumuha ka ng bowl at ipatong mo ang strainer. Okay? Nahirapan ako dahil walang maghawak ng aking camera. Okay, ganyan mo siya. Itabi mo na siya para dami oh. Pakasarap. Daming lunok. Daming lunok. Ito ang ilagay natin sa ibabaw ng biko. Ayan ha. Pinatay ko na yung apoy. Kasi masusunog siya. Okay. Okay, okay, okay. Lagay natin to. Lagay natin sa strainer. Okay, ganyan. 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 Ayan. Ay, pinaglaba ko. Ayan. Okay, ayan na. Ito na yung lunok. Guys, napakabango. Oh, ito na siya. Oh, yan na lang natira. Ilagay natin dyan ang kalahating kilong sugar. Okay. Sindihan mo siya ng konti. Ayaw na sumindi ng aking kalan. Sumuko na. Ayan na. Tapos, itong ating malagkit ay lutong-luto na. Ayan, lutong-luto na ang ating malagkit. Napakaganda ang malagkit. Talagang lagkit na lagkit. So, patayin mo na siya. Ngayon, ang next natin gawin ay ilagay ang sugar. Sugar. Kalahating kilo. Kasi 2 kilo siya. Okay. Yan. Halo, 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 halo. Ganyan-ganyan lang siya. Ganyan. Halo, halo. Halo, halo. Ayan, ganyan siya. Pagmahalo na siya. Diba, ang daming langis. Napakasarap ang langis yan. Sisisip-sip yan doon sa malagkit na niluto natin. Ayan, ayan. Okay.
Di ano? Ngayon, ang kunin natin ang ating malagkit. Ang ating malagkit. Ihalo na natin ang ating malagkit. Ayan. Kahit hindi yan matutunaw, matutunaw yan dito sa malagkit. Ayan, ayan. Pakalagkit ang ating malagkit. Halo, halo. Ayan. Halo. Ayan. Sarap na pagkaluto ng malagkit, oh. Mamaya, ang ating malagkit, ay ano ba yan? Ang ating gata, langis. Yung langis, langis na yan, sisipsipin ang malagkit. Yan, hanggang maubos. Ang ganda ng ating malagkit. Super malagkit talaga siya. Ayan, andito na lahat sa kawali. Wala na dyan, oh. Tutong na lang. Oh, ito, igalawin mo. Haluin mo siya. Dito tayo mahirapan. Hindi naman mahirap. Kasi sumisipsip na lang yan. Ayan. Haluin mo siya. Haluin mo lang haluin para pumasok yung asukal. Ayan. Napakadaming langis. Mamaya. Siya. Haluin mo lang siya ng haluin. Tapos, mamaya, takpan mo siya ng dahon ng saging hanggang lumabas yung langis pataas. Yan. Haluin mo lang haluin. Guys, ganyan lang. Halo ng halo. Okay, guys. Nahalo na siya ng mabuti. Halong-halo na siya. Andiyan na yung asukal. Kaya, gaganyanin mo muna siya para basin natin yung mantika at saka asukal sa taas. Halong-halong na siya. Okay. Takpan natin ang dahon ng saging. Yeah, guys, ayan na siya. Tuloy pa rin yung kanyang apoy na ma-in-in lang, ganyan lang, napakahina. Para ang ano lang diyan, yung lalabas lang yung mantika dito sa taas. Takpan natin ang dahon. Dahon, takpan ng dahon. Pag lumabas na yung mantika sa taas, ibig sabihin, okay na siya. Yan. Yan, yan yung apoy niya, mahina lang. Hinaan ko lang. Yan. Maya-maya, pag umakit na yung mantika sa taas, patanggalin na natin siya at lagyan natin ng lunok sa ibabaw. Ito, masarap ito, oh. Masarap ito papakin. Okay, tingnan na natin ang ating biko kung ang langis niya ay kumukulo-kulo na sa katawan ng malagkit. Ayan, kumukulo-kulo na siya. Oh, ayan. Pag nagkaganyan na siya, pwede na natin siyang tanggalin. Ayan, oh, kumukulo-kulo na siya. Napakasarap, oh. Lumalabas ang sarili niyang langis. Napakadaming langis kasi anim ba naman na niyog to. Oh, ayan. Talagang hindi siya mapapanis. Ayan, kumukulo-kulo na siya. So, ang gawin natin, tabi muna ang dahon ng saging. At ang ating ilagay ang biko sa lanera. Lanera. Okay, wait lang ha. Ano yun? Baka nasira. Ayan na. Okay. Patayin. At ilagay natin dito sa... Ito, lanera. Yak. Luto na ba natin? Ay! Luto na. Ayan. Ayan.
init, no? A few moments later. Tingbit. Ito na yun. Tapos, yung ating lunok. Lunok or... Tawag dito? Lunok or kalamay. Wala ko ba? Lagay sa ibabaw. Nagyan lang dito. Ayan. Paano ko magkasama ka doon? Hindi lang dito mag-ubak. Ayan. Inintay ko yung sasakyan. Pumunta pa doon. Ayan. Ganyan-ganyan lang siya. O, di ba ang ganda na tinan? Okay. Kawin malo itong biko. Kano nga eh. Isda. Kano mga gumawa mga tulita. Banha, we. Banha, magkain mo, we. Ayan. Okay na yan? Ganda na. Ganda na. Okay, ito na yung finished product natin. Mga guys, mommy, ayan, mothers, friendship, ito na yung ating book, Biko Special. Oh, andito pa, marami pang tira. Ang dami pang tira, kasi 2 kilo. Lalagay ko pa yan sa lanera. At lalagyan ng ganito. Ito na yung ating book, yung special. Napakadali lang gagawin, okay? Okay, guys, ito na yun, guys. Napakasarap nito. Kain na tayo. Okay, don't forget to subscribe and likes my blog, Babu.